Hello guys, papakita ko sa inyo guys, oh, ito yung bagong installation natin, car wash with foam shampoo. Ayan guys, ito yung last upload ko guys, oh, yung box na yan, oh, sa ibabaw na kulay black katabi ng pressure washer. Sa ibaba naman yung ano niya, tangke ng tubig malaki, tapos yung maliit sa shampoo. Yan yung mga hose nila guys. Ito yung orange sa tubig, tapos yung isa sa foam shampoo. Ito yung lugar ni ma'am kung saan dito mag-washing yung mga tao na gustong mag-washing. O yan guys, ito yung foam shampoo mixture. Bumubula yan guys, o, tingnan nyo. Kasi bago pa lang yan nag-mikos-mikos guys. Pero ano yung mawawala yung bula guys, mga ilang araw ganyan, ilang weeks. Huwag kayong matakot guys sa mixtures, kasi kahit ilang araw yan, pagbubuga niya guys, ganito pa rin yan. Talagang magpupum talaga siya. Kasi yan yung gamit ng compressor. Siya yung magpapabula. Maraming nagtatanong guys dito sa comment ko sa dating na-upload ko guys. Ayan yung pressure washer guys. 5 peso din sa kabila dito. Tapos sa kabila naman yung shampoo. Yun guys, yung mga tanong nila kung magkano, 10k lang yung ano guys, yung foam ko, shampoo, bindo. Kasama na yung hulog-hulog ha. 5 peso na bindo. Iisang box ko na lang siya sa design ko, para kung gusto nyo, isang box lang ang i-ship natin. Kayo na bahala sa pag-install kung saan yung ilalagay. Sa inyo na rin yung tangke na hihigupan ng liquid, kayo nang mag-provide ng liquid na foam. Ang sa akin lang yung unit lang. 3 minutes ba? Ayan guys, ito yun na nakita nyo naman yung foam. May nagtatanong din guys. May nagtatanong din guys kung ano yun, sa comment kasi sa dati ko na na-upload na video ba. Ang comment niya, gaano ka foamy daw guys? Gaano ka foamy ang lalabas sa unit natin na DIY? Ang sagot ko naman is, kung gaano nyo kadami ha, kung gaano kadami ang ilalagay nyo na liquid na foam sa mixture nyo sa tubig. Kasi syempre, kung maraming tubig, damihan nyo din yung liquid. Para talagang pagbuga niya, parang dikit-dikit na foam talaga siya. Kasi pag lasaw o hindi masyado marami yung liquid, bubula talaga pa rin siya. Bubula talaga siya, pero parang madali lang siyang babagsak. Ganyan yung babagsak ba yung liquid. Pero kung gusto nyo talagang sobrang pumi na pumi, damihan nyo ng mixture ng liquid shampoo. Kasi concentrated yun guys. Concentrated. I-mix nyo pa ng tubig. Ngayon may isa namang nagtanong guys. Ang tanong niya, sir, paano kung nagmikos-mikos ako ng liquid na foam, tapos yun, mabula siya, di ba? Mabula. Ngayon, pag ilang weeks yan, ilang araw, mawawala na yung bula. Tapos, yung sabi niya, baka yung mixture is bababa yung liquid. Tapos, hindi na siya masyado nagmix sa tubig. Nasagot ko naman, natested ko na yun, na kahit ganun ang mangyari, paglabas niya sa hose, bubula pa rin siya. Bakit? Yun yung gamit sa compressor, inflator. Pagbubuga na siya, pag under nun, siya yung magpapabula. Kahit yung mixture nyo doon, ilang araw na yun na stuck, bubula talaga siya. Kaya yun yung dapat talaga ang gamitin. Diba, may motor pump siya. May motor pump. Ang gamit lang nun ng motor pump, paghigop ng liquid doon sa
langgana or balde or malaking laton. Yung mixture natin, hihigupin siya. Pag hihigup, tapos may compressor. Ang compressor yung magtutulak. Nagtutulak niya ganyan, parang ibubuga-bugahan niya. Kaya yun, paglabas, pagtalsik, yun, boom siya. Nagbubula siya. Yan lang guys, maraming tatatanong. Tapos, kung magkano ang presyo, PM nyo lang guys sa Facebook ko, Manolito Piquero. Ako po yun guys. Yung profile picture ko guys, master electrician guys. Salamat guys, yun lang. Salamat, subscribe naman kayo guys para makatulong naman kayo sa ano ating mga susunod pa na video na i-upload natin. Salamat guys.